Okay, kailan po kayo iniwan ni Mrs.? Yung una, pangalawang business na yan, sir. Nagsama na yan sila dalawang taon, sir. Doon sa amin, may bahay na yan sila, sir. Nanong kita kung bakit ginawa mo yan, nagsabi mo, uhaw ka. Grabe ka naman. Paano yan? Pasinsa ka na, uhaw ako. Bakit mo sinabi kay sir na uhaw ka, kaya ka nangapit? Hindi naman wala ng loko sa akin, sir. Bakit hindi pa sapat si tatay para sa'yo? Kung uhaw ka, uminom ka ng tubig. Uminom ka ng soft drinks. Ayoko na talaga, ayoko na. Ay, magandang hapon. Upo ka, tay. Magandang hapon po. Upo po kayo. Okay. Ito po yung pinangako kong pambayad sa inyong motor. So meron na po kayong motor, fully paid. Salamat. 24,000 something, sinarado ka sa 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Para yung motor po sa inyo na yan. Oo, maraming salamat. Idol. And then, pamasahin nyo po, ilan bang pamasahin nyo back and forth? Saan po ba kayo naka? Nobilita, Cavite. Cavite? 2,000. Okay. Okay na yan, pamasahin nyo. Maraming salamat po. Ikaw na siguro makamagin ito para hindi maano. Baka mamagin, mais na sa papa mo. Meron ka ng motor. Tapos, Ranet, yung gusto kong magpadala ng reporter para ayusin yung prangkisa ng kanyang tricycle. Umami pa man din siya on air. Parang nakarinig yun. Kami nang babayad sa prangkisa. Ay, maraming salamat. Ay, doon. Malaking tulong talaga. O, sige, tay. Mag-usap kayo ni Attorney Garrett and then si Attorney Garrett mag-umpisa para magsampa ng kaso. Maraming salamat. Ay, doon. Gusto ko talaga magbigyan ng leksyon yung asawa ko. Ay, doon. At saka yung lalaki. Wala sila. Respeto mo sa akin. Sana nga matauhan na siya, sir. Kung magbago ka na, hindi na maulit nung ganito. Gusto ko po, sir, na maprotektahan din po si mama kasi baka po magpakamatay siya, kawawa naman po yung mga kapatid ko. Problema niya rin magpakamatay siya. Oh. Kaya nga pinalex natin eh, dahil takot tayo magkaman dito sa atin magbigti. Sinabihin na ko, sir, na yung may-ari ng bahay namin, kung gusto na talaga kuya yung umalis siya, wag yung anuhin, wag yung pigilan, baka magbigti yan dito. Problema pa natin. Kasal po natin na sana huwag. Pero ang gagawin po namin, tatawag po tayo ng mga social worker na para dalawin po siya. Alam niyo kung saan siya nakatira. Para puntan siya. Makausapin siya. Doon sa barangay namin, sir. Pero tay, maraming beses niya nang ginawa. Apat na beses na paulit-ulit. Grabe talaga, sir. Hindi po kaya tinatakot lang kayo na magpakamatay siya. Malamang. Problema na yan, sir. Wala na po. Kaya labas ko siya, sir. Ubus na ba siya ko? Mahal ko siya, sir. Ito, mamahal ko talaga siya. Pero pag mamahal ko sa kanya, sir, ilipat ko na sa mga anak ko. Ibuhos ko na lang pag mamahal ko sa mga anak ko. Ayaw pong bigyan ng isa pang chance kasi... Ayaw ko na, sir. Ayaw ko na talaga. Ano, nagbabagong isip mo na subukan natin ulit na pagbatiin na lang sila for the fourth time. Opo, gusto ko pong magkabalik na sila. Kasi, sir, pag makulong yung lalaki, pwede, pwede, sir. Kung lalaki lang ipakulong, mayag ako. Kunal, mahal ko yan, eh. Pwede ba, sir, ipakulong lang yung lalaki, yung babae, hindi. Tanggap mo na ba talaga na, ano, hindi na tayo magka buo ulit kahit man may mga nangyari kahit... Ayaw ko ka dahil okay okay ko pag makulong yung lalaki talaga puta pero tayo hindi pwedeng si lalaki lang makulong dapat okay. Dalawa sila ayaw sila dalawa kung pwede pa maaari pa lang sir yung lalaki ipakulong yung asawa ko mahal ko yan kung pwede lang kung hindi pwede hindi sila dalawa ako pagtawanan inday kung hindi ko ipakulong mama mo pati yung lalaki hindi ko pakulong alam mo sabi sa mga tao huwag mo kasi isipin yung mga tao. Sos, huwag mo isipin yung mga tao. Ay, huwag na. Mag-usap nyo ng... Sos, pahayaan mo na eh. Pag nandoon yan sa kulungan, mahalin ko pa yan. Dahil panalan natin yung mga anong pagkain dyan. Ano po yun yan? Pinagmantaan ba ko, sir? Pag makulong sila dalawa, makulong. Pag makalabas ko sila, patayin ako. Sino nagsabi, sir? Yung pinsan niya, nagsabi doon na nanay ng pinsan niya dito sa Manila, na concern sa akin. Okay, so ibig sabihin, binabantaan pa kayo? Oo, pag makalabas daw yung lalaki, patayin daw ako. Hindi na siya natatakot magkalong, sir. Kung ganun, ang dapat ang protection ng si tatay, kasi parang takot kang may mangyari dito sa nanay mo. E base sa kwento ni tatay, dapat si tatay ang bigyan natin protection kasi may capability yung kabilang side na manakit kasi nagbanta raw atang papatayin si tatay mo. Eh, sabi niya, pero pagkatapos ko nun siya makulong, pag makalabas, patayin daw ako. Kaya nga, so ibig sabihin may pagbabanta pa po sa buhay niyo kung pinakulong. Ano yan ang sabi niya, sir? Pinsan niya buo. Pamangkin ko rin. Pinsan buo niya. So anong tingin mo? Sige na lang po. At least pag nakakulong, hiwalay na sila ng lalaki. Yun na yung pinaka
talagang way na hindi na siya pwede manlalaki. Sinabi yan, sir, lalaki, na di bali ko nung makulong sila, basta magsama sila. Hindi po sila pwede magsama, magkahiwalay po sila. Alam ko yun, alam ko, idol, hindi talaga pwede magsama, lalaki, babae yan eh. So yun na lang talagang paraan na para matapos na hindi na uulit si mama nyo. Okay na sa'yo? Kuya, decidido ka na? Decidido na ako, sir, kung anong gano'n ni Papa. Itong si ate, nagdidilidali, pero ngayon decided ka na rin. Alam mong gusto kong gawin ninyo ang dalawa, kayo na nakatanda, kailangan nyo suportan si Papa nyo. Ito yung time na mahina yung loob ni Papa, kailangan nyo na suporta. Kailangan kayo, kayo. Ito sa mga panahon na mahina siya ngayon at may dinaramdam. Parang na-trauma ako eh, ginagawa niya. Parang wala na din po siya sa, ano minsan, wala na din po siya sa isip. Parang na wala ako nag-isip ko, ngayayat na ako dahil kakaisip ng asawa ko. Ang gusto ko lang talaga, manahimik ako, makulong yan sila dalawa. Para manahimik na ako. Gagawin akong bubo, gagawin akong gago ng mga tao nun sa atin. Sir, ginanyan nila ako. Supportan nyo si Papa nyo, huwag nyo sa pabayaan. Huwag nyo intindihin si Mama nyo kasi nakuha niyang iwanan nga kayo. Hindi kayo yung pinoblema. Hindi niya kayo inisip, pati si tatay. So huwag nyo na siyang isipin. Dito dapat yung mga atensyon yung nakafocus kay tatay. Kailangan na kailangan niya kayo. Ang mahal ko, sir, sa mga anak ko para magpag-aral yung dalaga ko, sir. Yun, makatulong sa mga maliit pang anak. Mga anak ko, yun, makatulong yan pag matapos pag-aaral niya. Okay na tayo, tutulong ako sa inyo. Hindi yan last na tulong ko, meron pa mga tulong darating. At kung anong kailangan niyo, sabihin niyo lang sa akin, okay? No, po, sir. Day, sorry, day. Wala na yung madesisyon ko. Yun na lang talaga. Milkay, pasensya ka na, Milkay. Day, tay. Pasensya na lang, day, tay. Mga kapatid mo, Milkay, tay. Buo na talaga ang desisyon ko. Pasensyahan na lang ta. Para kumasama na din yung tatay. Hindi ba sa inyo nila sa pagkakasama niyo?